Sa nakakamangha at di maipaliwanag na excitement sa mundo ng mga boksingero na ating napapanood, kapalit ng sayang makitang lumaban ng ating mga pinagmamalaki mga pambato, alam nyo bang sa bawat suntok na kanilang binibitawan, kapalit ang isang paa nila sa hukay? Kaya naman kung ikaw ay isang boksingero na hangad ay sumikat at gustong makilala sa buong mundo, ano ang gagawin mo? Sari-sariling estilo na sa pakikipaglaban ang nakilala at tumatak sa isipan ng mga tao. Katulad na lamang sa boksingerong nakilala sa pambihira na itong galaw na animo'y sumasayaw lamang o sa madaling salita sa pagiging bilib sa kanyang estilo sa pakikipaglaban. Dahil akalain mong nakakatawa to, pero kilala din po itong boksingero at kilabot at talagang nagugustuhan ang kanyang galaw sa tuwing ito ay aakyat sa ibabaw ng lona. Meron naman din eksena ang tinatawag na running and hugging shoulder technique ng tinaguri ang the greatest of all time na si Floyd Mayweather Jr. na naging epektibo sa lahat ng kanyang mga naging laban at karera sa boxing. Ngunit kahit wala sa Pinoy ang dalawang ito, ay pinatunayan ng kanyang kamao na may kasing lakas ng sipa ng kabayo at malakidlat sa bilis. 16 ng Disyembre taong 2016 na mapagbigyan lumaban ang tubong tampilisan sa Buanga del Norte na si Jonas Soro Sultan para sa regional title fight para sa IVF International Boxing Federation Intercontinental Title Belt. Na kung saan ay makakalaban niya dito ay ang kapatid nitong si Solani Tete na si Makasoli Tete na isa lang po noon pinagmamalaki ng bansang Afrika na may kartada na 15 na panalo, walang talo at ang 14 dito ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout. Kaya naman panoorin natin ang masayang palakpakan ng pinalitan ng iyakan dahil sa di makakalimutang regalo na ibinigay ng Pinoy sa kanyang kalaban. Sa unang round pala, lamang po ay makikitaan na ang ating kababayan ng kalamangan. Kaya naman pansinin at panoorin natin ang biglang pagpasok ng referee upang awatin ang Pinoy. Puro batok ang senyas ng referee, pero kung atin titignan ay malinis po na sa pisngi ng mukha tinamaan ng kalaban, pero pinapalabas po sa batok tumama upang sa ganun makapagpahinga itong kababayan niya. Makasole tete no Jonas Sultan. Awon yung sangorif. Bamang adeti England. Pinda chonga na sa ng chigelo kal. Kangalagbo na kalisod ng umlosa at tagisintansilo. Kuba lo mfana wasePhilippi ubonakalisa bungangamsha bukaParkman. Wow, he is showing
dangerous punches as early as the first round. Yefaka lokho indlela abaqalelwa ngayo abafana. Ngende ngobabanga baye fight uziphebile. Emthansane yaba sengxakini. Wenza kangangoko lo mfana. Indende yokuba kungabikho hlela into yokuba zingaphumayo baphela umjikelo wokuqala baphela njalo umjikelo wokuqala. Kaya naman pagpasok na ikalawang round, dito na tinapos ni Sultan itong si Makasoli Tete sa pamamagitan ng malalakas at mabibilis na suntok na halos makatulog na nakatayo ang kapatid ni Sulani Tete. Lelekhaya pamba balandeli nababukeli babo. Tepo setha nayo Makasoli bathi mihlanzo into eyayenza ugijo mbuthelezi owafika kumlo engawulungiselelanga ngendlela yiyo. Uthi kuleni igame ayinaziphinde yenzeke lolo bathembisile watsho abathande nababukele bomdlalo wamaningi. He's starting to come out of it. Can you hear me? You're in a hospital. You were in an accident. Into engakhangilindeleke nebangakhange bayicinge abathandi bomdlalo amaningi ngoba uMakasoli Tete waziwa njengomnye wabantu abanobuphulo bomangaliso kumdlalo. Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon ay malaya kang kalembangin ng kampana upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy boxer.